Uy, unay na ano. Ha? O kasabot. Saan na ako sinultian? Kamayo. Oo. Ah, kamayo? Kaula guwad sang kabun san la sang kasejeda kasejeda nam banwa sang kaunga sang anam panga. Madayaw na adlaw, kumusta da kaos agaw? Usabi saya, maayong buntag, kumusta naman ka? Bayo ang nakatago mukha ng mundo sa pananaliksik siya sa sa bawat pagsibol ng araw ay may bagong sikat ng pagkakakilala. Ito ay nagpapahiwatig ng pakikipagsapalaran at pagsulong ng pagkakaisa. Iho, salitang kamayo ng ibig sabihin ay mukha. Ano ba ang napapansin mo sa ating sariling wika? Marami na ba ang nagbago? Ang ating wika ay ang mukha ng pagkakakilanlan natin sa lipunan. Sa bawat anggulo nito ay may kaakibat na karanasan at damdamin. Ang loob naman ito ay may nakakubling samot-saring ideya at kaalaman. Ngunit meron itong mga kapintasan at di kasakdan. Ikakahiya mo ba ang ating wika o ikakahiya mo ba ang iyong wika? Ang pagkakaroon ng wika ay isang sukatan ng yaman ng lahi sa kultura, tradisyon at paniniwala. Mahalaga na ito'y pagyamanin para sa mga susunod na henerasyon. Ang pananaliksik na ito ay naglalayong hubadan ang nakakubling mukha ng wika sa kaibuturan ng iba't ibang aspeto ng buhay. Ang personal na datos ng respondente. Ito ay si Maribel Yatasa Sarmiento. Siya ay 19 na taong gulang. Isa siyang babae. At nakatira siya sa Lingig, Surigao del Sur. At ang kanyang unang wika ay ang kamayo. Ang mga salitang ginamit sa naturang survey ay mga salitang parating ginagamit sa loob ng tahanan. Maaaring pangalan, pandiwa, o panguri. Pinapakita ng mananaliksik ang kaibahan ng wikang kamayo at bisaya na maaaring magkasing kahulugan, ngunit iba ang baybay at bigkas. Kinatasan ng katinig, pinalitan ng isang pantig o katinig, dinagdagan ng panlapi at magkasing baybay at magkasing bigkas at magkasing kahulugan. Ano-anong salita sa wikaing kamayo at bisaya ang magkasing kahulugan, ngunit iba ang baybay at pagbigkas? Alamin natin ito. Tara! Ang mga salitang ito ay naglalahad ng mga salitang kamayo at bisaya na magkasing kahulugan, ngunit iba ang baybay at bigkas. Sa pag-aaral na ito, malalaman na mayroon ding mga salita na binabaybay at binigkas ng magkaiba, ngunit magkasing kahulugan. Halimbawa na dito ang salitang bayho sa kamayo na nagiging nawong sa Bisaya na parehong mukha ang katumbas sa Filipino. Bukod, may salita na nakaltasan ng isang pantig gaya ng salitang mahadlukon sa Bisaya na nagiging mahadukon sa kamayo. May mga salita din na magkaiba ang baybay at bigkas dahil sa letrang R, O, W na pinalitan ng letrang L gaya ng salitang uring ay naging uling na ang ibig sabihin ay uling at ang bunaw ay naging bunal na ang katumbas ay palo sa Filipino. Salitang may letrang D na pinalitan ng letrang R, katulad ng salitang ido sa kamayo na nagiging iro sa Bisaya, na pareho ang kahulugan na aso sa Filipino. Salita na may letrang A na pinalitan ng pantig na O gaya ng kaan
at naging kaon sa Bisaya at parehong kain sa kahulugan. At ang panghuli ay ang dinagdagan ng panlapi katulad ng salitang isog sa Bisaya at naging maisog sa kamayo na may parehong katumbas na matapang. Ano-anong salita sa kamayo at Bisaya ang magkasimbaybay, magkasimbigkas, at magkasingkahulugan? Ang mga salitang ito ay naglalahad na mayroong mga salita ang magkasimbaybay, magkasimbigkas, at magkasingkahulugan. Isa na rito ay ang mga salitang likod at saging. Hindi maipagkakaila na may mga salita ang wikang kamayo at Bisaya na magkasimbaybay, magkasimbigkas, at magkasingkahulugan, lalo na't parehas lang ito ng kinabibilangan. Ang lingig at syudad ng Bislig na Surigao del Sur ang probinsya. Mahalaga ang sarili natin dahil ito ay isa sa mga kayamanang ating natanggap mula sa ating mga ninuno. Ito ay siyang mukha ng ating identidad sa kung saan, ano, sino tayo sa inyo. Kung sasabihin, ikaw ay Bisaya, siguradong ikaw ay nanggaling sa Kapandanawan o kaya naman sa Kapisayahan. At pag sinabi namang kamayo, ay tsak makikita naman sa mga lugar sa Surigao del Sur o Davao Oriental. Nagsisilbing instrumento ang wika para sa pagkakaunawaan at mulay sa magandang pinagay. Ugaliin natin itong gamitin at ipagmalaki saan man tayo makarating. Naiiba ang wikang Bisaya sa kamay dahil magkaiba ito ng mga ninuno ng pagkat at kultura na pagkaloob kasama na ang magkaibang istruktura, tunog at balangkas ng salita. Gayunpaman, kahit magkaiba ang dialekto sa bawat lugar, ang mahalaga ay marunong tayong umangkop at makiisa sa kapwa ka. Naipadarama ng wika ang sinhi ng damdam, ang lalim ng lipon at lawang kaya, ang kahalagahan ng katwiran, ang kabutihan ng lipon, ang nakapaloob na katuluhan ng isang ilusyon, ang kaibutura ng pasasalamat at paghanga dahil ito ay biyaya ng maabot natin ang ating iniisip, nadarama, nakikita, at naranasan sa kapaliguran ng inyakan. At ako, si Jessa Maria Diaz, Masiyer ng Revolusyon sa pananalisik ng bayo ang nakatagong mukha ng maraming salamat. Oo, ka, aula guwad siyang kabunsan.